Pinataob ni Luffy ang mga Gorosei, tinalo na ni Zoro si Rob Lucci at nagising na ang napakatagal na natutulog na ang ancient robot sa Egghead Island. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakay natin ang One Piece Chapter 1111 Full Chapter Review. Sa pinakaunang page ng chapter ay nasira na nga ni Gorosei Mars ang barrier ng Labo Face gamit ang kanyang form na ang Itsumade. Dahil dito na infiltrate niya na ang Labo Face at naramdaman naman agad nitong si Jinbei ang kanyang nag-uumapaw na lakas ng haki. Hindi makapaniwala si Jinbei na may ganito pala kalakas na haki, kaya naman agad-agad niyang hinanap talaga itong si Zoro. Matapos niya itong makita, nakita niyang nananatili pang nakatayo itong si Lucci, subalit natalo na ito ni Zoro. Pero hindi pa rin pumapayag si Zoro at hindi pa niya ina-acknowledge na nanalo na siya sa laban dahil nakatayo pa rin nga ang kanyang kalaban. Pero kung tutusin, panalo naman na talaga dito itong si Zoro dahil hindi naman na nakakagalaw itong si Rob Lucci. And pinipilit na lamang niyang manatiling nakatayo kahit na napakadami niya ng deadly injuries mula sa ginawang atake ni Zoro na ang Hahava Hunt. Subalit habang kinukumbinse ni Jinbei itong si Zoro na tapos na ang laban at kailangan na nga nilang mag-retreat para makaalis na sila at makatakas sa Egghead, biglaan namang nagsisigaw pa itong si Rob Lucci na para bang gusto niyang ipahiwatig na hindi pa tapos ang laban at papalagan pa talaga niya itong si Zoro. Subalit dito ay tumawag na naman niya itong si Sanji na pinapamas madali pa itong si Jinbei na dahilan naman kung bakit kahit na napaka-chivalrous itong si Jinbei na ayaw niyang mangialam sa duelo nitong si Rob Lucci at ni Zoro, humingi pa rin siya ng tawad kay Rob Lucci habang ginagamit ang kanyang Fishman Karate 5,000 Break Fist na nagpalipad naman dito kay Rob Lucci, kaya hindi niya na nagulo pa itong si Zoro. And since nasa limit na nga dito itong si Rob Lucci, nagsimula na siyang magbalik sa kanyang base form na ang kanyang human form. Dito na nagsimulang magpakita sa kanya itong si Gorosei Mars na nasa form nga ng Itsumade. Nagulat na lamang itong si Rob Lucci dahil hindi niya ito kilala. Pero since alam niya na nag-uumapaw ang difference at ang gap nila pagdating sa lakas, hindi na siya nangialam pa at sinagot na lamang niya ang mga katanungan nito. Habang si Zoro at itong si Jinbei naman ay tumatakbo papalayo din nga dito sa Itsumade, habang nagtataka at tinatanong pa nitong si Zoro si Jinbei kung ano ang napakalaking halimaw na yon. Tinanong naman itong si Gorosei Mars itong si Rob Lucci kung nasaan si York, dahil binabalak niyang hanapin kung saan ang gagaling ang signal ng ginagawang pag-broadcast ni Vegapunk para mapigilan niya ang ikakalat niyang impormasyon sa buong mundo. Nasagot naman itong si Rob Lucci ang lahat ng impormasyon na hinahanap nitong si Gorosei Mars na dahilan naman kung bakit pinuri siya nito. Subalit nagbigay ng isang request itong si Rob Lucci sa Itsumade. Sinabi niya na nasa loob pa rin si Kaku at gusto niya sanang spare or iligtas pa nitong si Itsumade o nitong si Gorosei Mars ang kanyang partner. Na sinagot naman ni Gorosei Mars na hindi yun posible dahil mahirap daw i-differentiate ang isang insekto sa napakaraming mga insekto pa sa loob ng isang hive, na parabang sinasabi niyang isang pawn or patapon na utusan lamang itong si Kaku. Sumunod na panel ay magbabalik naman ang scene sa nangyayaring paghaharap sa gitna ng natitira pang tatlong mga Gorosei at ni Dory, Brogy at nitong si Luffy. Dito ay nagkakaroon pa sila ng napakahabang chit-chat ng tungkol sa kanilang reunion, subalit nilinaw sa kanila agad nitong si Luffy na hindi nila goal na talunin ang Gorosei kung hindi ang tumakas mula dito. Nasinagot naman ng dalawang ito na alam na nila ang tungkol sa bagay na yon dahil nakasalubong nila si Sanji on the way nang papunta pa lamang sila sa kinaroroonan nitong si Luffy. Kaya malinaw na sa kanila ang plano at alam na nila na kailangan nilang pumunta sa likurang parte ng island kung saan nag-aantay sa kanila ang Elbaf ship. Habang nakatingin itong si Dory at si Brogy sa naglalakihang mga form na ito ng Gorosei, nabanggit pa nila na aalala nila ang mga animals na mga higante din sa loob ng jungle sa Elbaf. But since kailangan nga nilang tumakas, hinipa na nitong si Dory ang kanilang Viking horn para mag-signal sa lahat ng kanyang crew na kailangan na nilang tumakas at na-meet up na nila itong si Luffy. Kahit na nag-e-enjoy pa rin ang mga giants sa pakikipaglaban sa mga marines, naisip naman nila na wala namang mga valuables or mga maluloots na mga treasures sa loob ng mga marine ships, kaya naisip nila na bumalik na talaga at mag-retreat. Subalit natunugan nitong si Gorosei Topman Warcury na nagbabalak na silang tumakas at alam niya na yun ang ibig sabihin ng ginawang horn nitong si Dory. Nang dahil dito nagpakawala ng isang napakalakas na roar ang kanyang form na ito na ang Huuki, na nagre-release ng overwhelming amount ng Conqueror's Haki.
Nang dahil dito, nagulantang ang buong Egghead Island, hindi lamang ang dalawang Giants na ito na si Dory at si Broggy, kung hindi maging ang mga Marines na nakasakay pa sa kanilang mga ships na hindi pa man lang bumababa ng island. Subalit pagdating kay Luffy, napakaiba naman ang naging epekto nito sa kanya, na alis ang lahat ng features ng kanyang katawan at to the point na hindi lamang ang kanyang mata, ang kanyang bibig at ang kanyang mga chinelas at kung ano-ano pa ang nawala sa kanyang katawan kung hindi maging ang kanyang mga peklat. Na nagpapakita lamang na talagang napakalakas din ang ginawang haki release nitong si Topman War Curie. Buti na lamang nandito pa rin si Dory at si Broggy at tinulungan nilang makarecover itong si Luffy habang dahan-dahan namang ibinabalik ni Luffy ang mga natanggal niyang mga peklat tulad na lamang ng peklat niya sa dibdib at ng peklat sa baba ng kanyang kaliwang mata. Subalit hindi pa doon na-satisfy ang Hooki na to at nagpatuloy pa ito sa pag-atake. Buti na lamang nasalag na naman yun ng dalawang higante habang ginagamit ang kanilang panibagong move na tinatawag nilang Sun Shield Svalin. Nang dahil dito tinanong at kinwestiyon na sila ni Topman War Curie habang sinasabing hindi daw ba nila kilala kung sino ang kinakampihan at pinapanigan nila. Na sinagot naman ni Dory at ni Broggy na kaibigan nila si Luffy kaya nila ito tinutulungan. Habang pinapatalsik naman itong si Topman War Curie gamit ang move na tinatawag nilang Split Skylda. Nang dahil dito in-acknowledge na nitong si Saturn na kalaban na talaga maging itong si Dory, si Broggy at ang mga Giant Warrior Pirates kaya nagpakawala siya ng parang mga Biju Dama Bombs mula sa Naruto na sasalagin sana ni Dory at ni Broggy. Buti na lamang na warningan sila nitong si Luffy na mga lason ang mga ito. Agad namang pumulot ng pinakamalapit na puno itong si Luffy at ginat-ngat ito ng parabang isang mais habang hinuhulma ng parang isang baseball bat at pinipinturahan nito. Hindi lamang yun, maging kanyang straw hat ay ginawa niyang parabang isang baseball cap habang nagre-ready at ubod ng lakas na hinampas ang mga Biju Dama Bomb na in-release nitong si Saturn pabalik sa kanila. Nang dahil dito, nagulat ang mga Gorosei at bigla na lamang sumabog ang mga in-release na parang mga bubbles nitong si Saturn. Although para na din nga sa advantage nila Luffy ang kanyang ginawa, nagulat pa rin siya dahil hindi niya inaasahan na sasabog pala ang mga ataking yun. Pinagmadali naman sila ng kanilang crew na bumalik na sa kanilang ship para nga makapag-retreat at makatakas na mula sa nangyayaring ito sa Egghead Island. Subalit sinabi naman itong si Broggy na hindi naman na nila kailangang magmadali dahil napasabog na ni Luffy ang mga kalaban. Subalit kinontra siya dito ni Luffy habang sinasabing hindi, nagkakamali siya at kailangan na nilang magmadali dahil hindi na mamatay ang mga halimaw na to. Nang dahil dito nagmadali si Dory, si Broggy at si Luffy na pumunta sa kanilang meeting point. Subalit sa harap ng ship na kanilang pagkikitaan ay nag-aantay pala ang tatlong Vice Admiral na nagbabalak na harangin ang kanilang pagtakas. Sa loob naman ng Labo Face ay nakita at na-meet na nitong si Gorosei Mars or ng Itsumade kung saan nang gagaling ang signal or saan nang gagaling ang room na nagbo-broadcast ang ginagawang announcement ni Vegapunk. At sa pinakahuling panel naman makikita natin na hindi lamang nagising at naglalakad na ang ancient robot na natutulog ng napakatagal sa Egghead Island. Makita din dito at nabanggit ng mga Marines na mas malaki pa pala ito sa mga Giants at hindi ito tinatablan ng mga apoy. Hindi din nila maintindihan kung ano ang sound na nanggagaling mula sa higanteng ito na nangangahulugan pala ng Forgive Me, Joy Boy. Bakit kaya humihingi ng tawad ang ancient robot kay Joy Boy? Maaring may ibinigay sa kanyang misyon way back nang mangyari ang pag-infiltrate nila sa Mariwa, kaya naman humihingi ito ng tawad kay Joy Boy. However, this is where the chapter ends and sadly magkakaroon ng 3-week chapter break kaya medyo matatagalan bago ma-release ang susunod na chapter. Pero kung may mga gusto kayong talakay na topics, theories or i-analyze na mga parte ng kwento, ilagay nyo lang yan sa comment section para magawa natin ang isang specified na video. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo din kalimutang i-like ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb para never ka nang malilate sa susunod na mga latest chapter releases natin sa One Piece. It is the Updated Weeb and I'll see you in the next one.